Hello guys! At hello sa mga bagong viewers natin. Kaya ka siguro nanonood nito ay dahil sawa ka na sa trabaho mo, sukang suka ka na sa boss mo, o baka naman sa traffic. Or may negosyo ka ngayon at feeling mo ay palugi na or parang wala namang kinikita. Sa video na ito, malalaman mo ang 5 negosyo tips na dapat ginagawa mo ngayon para maiwasan mo ang pagkalugi. Singit ko lang guys, para sa mga nanalo sa t-shirt giveaways natin, please message me in FB. Nasa baba ang link ng video para malaman mo kung nanalo ka. Kung gusto nyo mag-share rin ng mga negosyo tips, please comment down below para mabasa rin ang iba pang aspiring negosyante dyan. Okay, let's start now. Number 1, gawin mo ang hilig mo. Baka yung iba makornihan dito kapag sinabi ko na do what you love or passionate about. Well, ito ay totoo rin sa business world. Dapat kung mag-uumpisa ka magnegosyo ay dapat may sapat kang kaalaman sa pinapasok mo na industriya. At isa sa magiging advantage mo dito ay kung hilig mo ito. Kung mahilig kang magluto, ang suggestion ko sa'yo ay gumawa ka ng negosyo na may kinalaman sa pagluluto. Maaring restaurant yan or maliit na kainan. Pwede ring mga accessories sa pagluluto. Bakit? Kasi ito ang hiling mo at ito ang gusto mong gawin. Subukan mong magtayo ng negosyo about cellphone repair dahil nakita mo ang opportunity at alam mong malaki ang kitaan dito. Pero hindi mo naman ito hilig at wala kang alam rito. Kaya panigurado na malulugi agad ang negosyong ito. Sige, mag-share ako ng personal experience ko. Noong araw, nakita ko ang potential ng leggings business na ganito. Ang ganda, di ba? Makulay at nung time na yon ay wala pang nagbebenta ng mga ganitong leggings. So sabi ko, magandang opportunity ito para pagkakitaan itong produkto na ito. Pero nalugi ako dito nang tumagal dahil wala naman akong background sa mga sizes, sa mga design na gusto ng isang babae. Ano ba ang dapat na tela na pwedeng sa leggings, lalo na kung gagamitin sa gym, at iba pa. Bottom line, wala akong alam dito at all. At obviously, hindi ko naman hilig ang ganitong uri ng mga leggings. So, anong nangyari, nalugi yung online store na ginawa ko para sa mga leggings na ito. And it cost me thousands of pesos sa Facebook and Instagram advertising. Kaya kung ayaw mo malugi, alam mo na ang gagawin mo. Number 2, may market ba ang negosyo mo? Isa ito sa pinaka-importante mong malaman, lalo na kung mag-uumpisa ka pa lang. May market ba ito? May bibili ba nito? Sabi nga nila, mas importante mong malaman kung ano ang hinihingi ng market mo bago ka pa gumawa ng isang produkto or negosyo. Ano kaya ang problema ng market? At paano ko ito masasagot? Ano kaya ang gusto nilang product? At paano ko ito gagawin? Kasi kahit gumawa ka pa ng pinakamasarap na burger sa balat ng mundo, kung wala namang bibili nito sa market mo, wala ring kwenta yan. Malulugi ka rin. Okay, bigay tayo example. Sige, subukan mo magtayo ng ukay-ukay business sa gitna ng kabukiran. Tingin mo ba ay may market ka doon? Or magtayo ka ng isang high-end na mga bag, let's say parang Louis Vuitton, na Pinoy version. Tapos kumuha ka ng pwesto malapit sa isang area, sabihin na nating depressed area or squatters area. Sigurado ako walang bibili sa'yo. Or paano kung nagtayo ka ng kainan malapit sa isang school, pero ang presyo mo kada meal ay nasa 150 pesos or 300 pesos. I'm sure malulugi rin yan. Kaya napaka-importante ng market. Kaya maraming kumpanya ang nagsasagawa ng mga research, nagpapasagot sa bahay-bahay ng mga survey or kahit sa online kasi gusto nila malaman kung ano ang tingin ng market or kung okay lang ba ang gagawin nilang produkto or negosyo sa isang particular na lugar. Number 3, importante ang kita kaysa sa benta. Sa negosyo, importante yung pera.
Dahil ito ang dugo ng negosyo mo. Ito yung cash flow na tumadaloy sa negosyo mo, palabas at papasok. At para masabi mo na successful ang isang negosyo, ay dapat talaga na kumikita ka. Walang kwentang benta mo sa negosyo kung at the end of the day or at the end of the month, eh wala ka rin kita. Malulugi ka lang. Kahit bumenta, papa, let's say ng 1,000 t-shirts sa isang araw, pero ang kita mo lang ay halos 100 pesos, tingin ko hindi sapat yon para mapunan ang negosyo mo. Dahil sa magiging mga expenses mo sa renta, sa mga empleyado mo, sa bayad mo sa tubig, kuryente, etc. Di ko naman sinasabing hindi importante ang benta. Dahil kung walang benta, syempre wala rin kita. Pero ang point ay kailangan mong maplano kung magkano ang kikitain mo sa gagawin mong produkto, serbisyo, o sa negosyo mo mismo. Dapat mahigitan niya ang mga expenses mo para maging successful ka sa negosyo. Lahat ng matagumpay na negosyo ay alam nila kung magkano ang kikitain nila sa isang produkto. Kaya kung sa palagay mo ay palugi ka na at tingin mo ay parang hindi umuusat ang negosyo mo, advice ko sa iyo ay alamin mo kung magkano ba talaga ang kinikita mo. Kung new viewer ka, please subscribe. Thank you! Number 4, i-advertise mo ang negosyo mo. Sa panahon ngayon na sobrang dami ng kalaban sa negosyo, halos lahat na yata ng negosyong maisip mo ay existing na sa market. Pero para makaangat ka sa iba o para mas mag-stand out ang business mo, ay kailangan mo ring i-advertise ito o ipaalam sa market mo na meron ng ganitong klaseng negosyo. Hindi porket nagtayo ka ng negosyo sa tabi ng highway, ay may expect mo na dadayuhin ka na ng mga customer kinabukasan o sa mga susunod na buwan. Hindi. Oo, free advertising yung nasa highway ka. Pero paano naman yung mga tao na madalang dumaan sa highway na yan o nasa bandang liblib na lugar sa market mo? So hindi mo makukuha ang mga potential na customer mo na ito. Sayang din yun. O paano na lang kung may negosyo ka at tago naman? So paano malalaman ng ibang tao bukod sa malapit sa negosyo mo na existing ang negosyo mo? So kailangan mo talaga ng advertising para dumami at maging aware ang mga tao na merong ganyang klaseng negosyo sa lugar nila. So marami namang paraan kung paano mo ito magagawa. Pwede yung mga traditional, kagaya ng pagbibigay ng flyers or i-post mo sa social media. Ibalita mo sa mga kaibigan mo or gumamit ka ng advanced technique na advertising like sa FB, Instagram or sa YouTube. Tingnan mo ang Jollibee. Kahit sobrang yaman na, patuloy pa rin na nag-advertise. Kahit matagal na silang fast food chain at malamang kahit nga ang isang 2 years old ay kilala si Jollibee. Bakit? Kasi gusto pa nilang maka-attract pa ng mas maraming customer. At dahil na nga rin sa tindi ng competition sa fast food industry. So, naglalaan talaga sila ng budget for advertising. Or kahit itong mga nakikita mong ads online, ganun din yan. Kasi gusto nilang ipaalam sa tao yung tungkol sa business nila. Kahit gumawa ka pa ng pinakamasarap na burger sa buong mundo, kung ang nakakaalam lang niyan ay ang nanay at tatay mo, panigurado, malulugi ka lang. Number 5, huwag kang susuko at matuto ka sa iba. Sa pagnanegosyo, hindi talaga mawawala yung mga pagsubok. May times na malulugi ka, or madadaya, or may empleyado kang pasaway, at etc. May times din na may mga kompetensya ka sa negosyo na magiging dahilan ng pagsasara mo. Pero bago mo gawin yun, ay tandaan mo na huwag kang susuko. Ilang beses ko na nabanggit sa mga videos ko, pero kailangan yung malaman ng paulit-ulit ito. Quitters never win, winners never quit. Tandaan nyo yan. Kung sakali man na pumalpak ka sa isang parte ng negosyo mo o halos wala ka pang kinikita, tandaan mo na huwag kang panghihinanagan ng loob at isipin mo na ito ay isa lamang minor defeat or maliit lang na pagkatalo.
Sa negosyo, hindi lang naman puro pera ang labanan. Ang mga tumatagal sa negosyo ay yung mga taong may matinding mindset na desididong magtagumpay sa larangan na ito. Para sa pangalawang punto, kung wala kang alam sa isang parte ng negosyo mo, dapat ay humingi ka ng tulong rin sa mga taong mas may alam rito. Mag-focus ka sa strengths mo at huwag mong aakuin ang lahat ng trabaho at stress. Ang mga kompetensya mo sa negosyo o yung ibang negosyante ay isa rin sa mga makakatulong sa'yo. Kung aaralin mo lang kung paano sila nagtagumpay o kung saan sila nagkamali, malalaman mo ang mga bagay na dapat mong gawin at iwasan sa negosyo mo. In summary, ito ang 5 negosyo tips para di ka malugi. Number 1, gawin mo ang hilig mo. Number 2, may market ba ang negosyo mo? Number 3, importante ang kita kaysa sa benta. Number 4, i-advertise mo ang negosyo mo. Number 5, huwag kang susuko at matuto ka sa iba.